Di mo masabi, no? Kasi nakakatisip talaga. Okay. At totoo, mahalin natin ang mga magkakapatid. Tayo, magkakapatid, nakatitisod man yan o hindi, mahal yan ni Lord. Kaya mahalin mo rin. Ang sabi ng praise and worship leader, minahal tayo ni Lord kahit hindi tayo kaibig-ibig. Kaya dapat tayo magmahal din sa mga taong hindi rin kaibig-ibig. Tama po ba? Paano natin makakaya yun? I can do all things through Christ who strengthens me. Yan. Yan ang magandang bungad natin. Tayo mag-pray. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Panginoon. Hallelujah. Lord, napakasarap namnamin, Panginoon Lord, sa umagang ito yung pag-ibig mo, Panginoon. Sobra, Panginoon. Sobra. Sobra ka magmahal, Panginoon Diyos. Kahit kami marumi, kahit kami hindi karapat-dapat, niyakap mo kami. Niyakap mo kami, Panginoon. Kaya sino kami para tumanggi sa pag-ibig mo? Sino kami para tumanggi sa kalinisan, sa kabanalan mo, Panginoon? Kayo na ang nag-effort. Kayo na nagbigay. Kayo na naglaan ng oras at panahon para sa amin. Sino kami para tumanggi sa iyo, Panginoon? Kaya Lord, maraming maraming salamat sa araw na ito na mga anak mo muli naglaan ng oras at panahon para sa iyo. Kaya naman, Panginoon Lord, yung mga taong sabik sa iyo, nakalasap ngayong araw na ito ng pinakamasarap na yakap na nanggagaling sa iyo. Yakap, Panginoon Lord, na hindi namin kayang maramdaman at hindi kayang ipadama sa amin ang mundong ito na ikaw lang ang Diyos na magpaparamdam at makakapagbigay sa amin ng satisfaction, Panginoon Lord, pagmamahal na hindi nagbabago. Amen. Salamat. Sobra. Sobra ka, Panginoon. Sobra ka magmahal, sobra ka magkalinga, lahat ng sobra nasa iyo, Panginoon. Kaya nung binigay mo ito sa amin, Panginoon Lord, nahiyaman kami, pero Lord, kailangan tanggapin namin ang katotohanan. Kayo ang malakas, kami ang mahina, kayo ang malinis, kami, Panginoon Lord, ang marumi. Kaya paglapit namin sa iyo, nagpapakumbaba kami, humihingi kami sa iyo ng tawad, nagbibigay kami ng galang sa iyo, dahil karapat-dapat kang tumanggap ng lahat ng papurit at salamat, dahil Diyos kang mabuti. Karapat-dapat kang papurihan, karapat-dapat kang paglingkuran, karapat-dapat ka sa lahat ng bagay na nanggagaling sa amin. Dahil mula sa pagiging aba namin, mula sa pagiging marumi namin, makasalanan namin, Panginoon Lord, nilinis mo ang lahat ng ito dahil mahal mo kami. Amen. Dahil sa bagay na ito, Lord, lalo kaming magsusumikap, magsusumiksik sa iyo, maglilingkod sa iyo, susunod sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Ganun kakabuting Diyos na aming sinasamba sa lugar na ito, Panginoon Lord. Kaya naman, mapagpalang yung pangalan, mapagpalang yung kapangyarihan, ang yung kabanalan, ang yung kaluwalhatian. Sa umagang ito, sa aming kalagitnaan, sa iyo namin tinataas ang gawain sa umagang ito. Dalangin namin, Panginoon Lord, na mapapurihan, mapasalamatan ng Diyos na hindi nagbago kailanman ng iyong mga pangako, ng iyong mga pag-ibig at pagmamahal sa amin, Panginoon Lord. Karapat-dapat kang tumanggap ng lahat ng pinakamataas na paggalang, papurit parangal sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus. Palapakan po natin ng Diyos. Alam nyo, napakasarap magpuri sa Panginoon. Amen? Ramdam nyo ba kanina, habang umaawit tayo sa Panginoon, kung hindi ka kayang, alam mo yun, kung wala kang kakayanan na lumapit sa Panginoon, ang hindi lumuluhod, na walang pagpapakumbaba, ipapakalala sa iyo ng Panginoon, anak, hindi ka karapat-dapat, pero ginawa kang karapat-dapat ng Diyos. Ganun ka kamahal ng Diyos, kapatid. Amen. Kaya napaka-espesyal sa iyo. Dapat kung espesyal ka sa Diyos, gawin mo naman siyang pinaka-espesyal sa buhay mo. Amen? Ganon kabuti at kaganda ho ang mensahe ng Panginoon na pag-aaralan natin sa umaga nito. Okay ho. So tayo ho ay nag-aaral patungkol sa pagsunod. Ilan linggo na tayo? Siguro nakakawalo na tayong ito lang lagi paulit-ulit ang sinasabi ng Panginoon na pag-aralan ninyo ang pagsunod. Hindi lang basta pag-aralan ninyo ang pagsunod, kundi gawin ninyo ang pagsunod. Bakit ho? Sabi dito, wala kang susundin kung walang utos. Tama? Ibig sabihin, kung ito ang mensahe ng Panginoon, namumusap ang Diyos sa oras na ito, dahil ngayong taong ito, maraming ipagagawa ang Panginoon, maaaring ang iba, magaan lang ng mga utos, pero may mga iba talaga mabibigat at matitindi mga utos. Pero tandaan nyo, pag nag-utos ang Diyos, siya ang tutustos. Amen. Amen po ba dyan? Amen. Sabi niya ang Panginoon kay Abraham, Abraham, umalis ka sa bayan mo, umalis ka sa tahanan ng sambahayan mo, pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. Ano, nasubok si Abraham. Ginawa ni Abraham ang sinabi ng Diyos. Dahil isip ni Abraham, Diyos ang nag-utos, siya ang tutustos. Pinakamatinding utos. Sabi ng Diyos, Abraham, ihandog mo sa akin ang iyong pinakamamahal at
tandaan niyo yung word. Sabi sa Genesis, ihandog mo sa akin ang iyong pinakamamahal na anak si Abramo dahil alam niya, pag Diyos ang nag-utos, God will provide. Ano ginawa ni Abraham? Sinunod niya yung utos habang nandun sila sa daan. Namamanga, unang araw hindi na mga anak niya. Pangalawang araw hindi na mga si Isaac, pero pangatlong araw hindi niya napigilan ang bibig niya at tanungin ang tatay niya. Sabi niya, Ama, andito na lahat ng kasangkapan para sa paghandog, pero nasaan ang paghandog, ang panghandog? Ang sabi ni Abraham, Anak, Diyos ang nag-utos, Diyos ang tutustos. God will provide. Amen. Habang nandun sila sa daan, panatag lang si Isaac dahil diniin sa kanya ng kanyang magulang, magbibigay ang Diyos ng panghandog. Kaya nung sasaksakin na ni Abraham si Isaac, tiwala lang sa kanyang ama dahil alam niya ang buhay ang Diyos na pinaglilingkuran ni Abraham. Sa panahon na sinunod pa ang utos ng Diyos, siya ang tutustos sa iyong mga pangangailangan. God will provide. Amen. Isa sa pinakamasarap na pakiramdam na kailangan mo maranasan bilang follower o tagasunod ng Diyos. Wala kang susundin utos, o wala kang susundin na isang bagay kung walang iutos. Ulitin ko lang ha, may utos na pinapagawa ang Diyos sa bawat isa sa atin. Tingnan nyo, sabi ko kanina habang nag-aawitan, parang gusto ko sabihin doon sa nagpapaawit, di ba? Kaya mo? Ano, kaya? Kaya. Pastor, maaari may iba pa dito na nandito, hindi ko kaya. Kaya mo? Amen. Sa linggo ikaw magpaawit. Ay, hindi. Hindi lang mo magpapaawit. May inuutos ang Diyos na sinasabi mo hindi mo kaya. Pero ulitin ko lang sasabihin ko sa iyo, kaya mo. Pag ang Diyos ang tumawag sa iyo, kaya mo. Kasi bibigyan ka niya ng isang bagay na wala sa iyo. Amen? Kaya mo. Sarap ng awitan natin. Kung naalala ng asawa ko nung kami lang dalawa, papiyok-piyok pa. Oh, totoo, nagtatawanan. Kaya kagaya ng ginagawa niyo, nagtatawanan yan. Sabi ko, Lord, darating ang panahon. Ngayon no, sobra naman dami ng mga awit. Yung iba ho na nandyan nakaupo lang dahil mga sila yung mga praise and worship din, no? Parang gusto na nila ng mic. Pastor, bilan mo kami, nag-iisa. Ang dami na ho nakareserva. Bakit ganun dito sa simbahan natin? Kasi willing magpaturo dahil sa pagtuturo, lalago ka. Marami ho, nakakatuwa, nakaka-bless. Ang dami na natin ho nagpapaawit. Amen? So sana ho, isa ng bawat isa na hindi lang basta ho tayo dumami dito sa praise and worship, dumami rin tayo dito sa mga nakaupo. Na i-mentor pa rin natin. Tandaan, okay o, napakahalaga ng pagsunod. Ayon sa pinag-aaralan natin, napakahalaga ng pagsunod. Kaya kung may inuutos sa iyo ang Panginoon, kapatid, hakbangan mo na, huwag mo na patagalin. Eh, pastor, nagdududa pa ako, pastor, may alinlangan pa ako, kapatid, sinasabi ng Panginoon sa oras na ito, kaya mo. Hindi kanya uutusan ang hindi mo kaya. Napakahalaga ng pagsunod, lalo na ang mensahe natin, ay patungkol lagi sa pagsunod sa Diyos. Bakit ito? Sapagkat ang pagsunod sa Diyos ay makaka-apekto sa ating hinaharap. Mayroon itong impact sa ating future. Kung ano yung ginagawa mong pagsunod ngayon sa Diyos, tandaan mo, maapektuhan ang iyong future. Ano nakapalong sa future natin? Nandun ang iyong ano? Nandun yung ating pangarap. Pastor, yung pagsunod ko ba sa Panginoon sa oras na ito, magkakaroon ba ito ng impact doon sa aking future? Magkakaroon ba ito ng halaga dito sa parating kong hinaharap? Kung saan nandun yung aking mga pangarap, wala ditong nangarap na masama ang kanyang pinangarap, kundi magaganda ang pinangarap natin. Pero kapatid, maapektuhan ang pangarap mo kung hindi ka marunong sa Diyos sumunod. Sabi dito ho, pag naapektuhan ang ating hinaharap, maapektuhan ang ating pangarap, at dahil dyan, magkukos ito sa ating buhay ng tatlong bagay. Tatlong bagay ang maaari nitong maging impact sa ating buhay. Tandaan nyo, may tatlong uri ng buhay na pwede mong danasin o pwede hindi mo danasin. Una, sabi nito, kung nais mo ng pinagpalang buhay, kapatid, pagsunod ang susi. Amen? Pangalawa, sabi nito, kung ayaw mo naman ng pinagpalang buhay, subukan mong sumuway sa utos ng Diyos at magkakaroon ka ng masalimuot na buhay. Nasa iyong pagpili. At ang pinakamahalaga sa lahat ng ito, hindi yung pinagpalang buhay, hindi yung masalimuot na buhay, kundi ito ang pinakamahalaga, buhay na walang hanggan, bunga ng iyong pagsunod. Kaya ka nasimba sa simbahang ito, dahil may pinupuntilya ka, may iniim ka, mayroon kang layunin, at yung layunin na yun, kailangan masapul mo kapatid. Nakakapanghinayang naman, kung punta ka ng punta sa simbahan, tas wala kang naiuwi, kada uwi mo sa iyong bahay, narumema sa iyo. Amen. Mateo chapter 7 verse 21,
hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi iyon lamang sumusunod. Grabe pala ho. Ang susi pala ho ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, nandun din po pala sa pagsunod. Pagsunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Ulitin ko lang ho, kami mag-asawa ho, kinakausap ng Diyos at may utos na matindi. Sabi ko, Lord, paano kumakabangan ang utos na ito kung wala sa akin? Hahalili, walang papalit sa akin. Sabi ng Panginoon, mayroon na. May papalit na sa akin. Hindi pa niya alam, pero alam na ng Diyos kung sino siya. Amen ho? Kanina ho, pinakita sa akin ng Panginoon. Sabi ko, Lord, confirmation. Siya lang ang nakagagawa na maaaring ginagawa ko. Sabi ko, Lord, malapit na. Sabi dito, papasok sa kaharian ng langit, kundi ikaw lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Tandaan ninyo, sa panahon na sumunod ka sa Panginoon, hindi mawawala ang alin o pagpapala. Amen? Okay, paalala, pagsunod ang kasunod ng pananampalataya. Sa John chapter 1 verse 22, sabi dito, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos kung pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ano sabi? Iyan ho ay mababaw pa. Pastor, nananalig ako, nagagamitin ako ni Lord, pero hindi ka humahakbang, wala kang ginagawa sa sarili mo, para hakbangan ang pananampalataya mo. Ang sabi ng Panginoon, anak, dinadaya mo ang sarili mo. Masakit, di ba mo masakit sabihan ng Diyos, madaya ka. Masakit sabihan ng katabi mo, madaya ka. Pero mga kapatid, mababaw pa yan, dahil ang kasunod na verse, mas malala. Santiago chapter 2 verse 17, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa, yun ang mas malala. Kung mayroon kang pananampalataya pero hindi mo ginagawa, ano sabi ng una, dinadaya mo ang iyong sarili. Pero dito, mas malalim at mas matindi ho ang kahulugan kapag hindi mo ginagawa ang iyong pinananampalatayaan, anak, sabi ng Diyos, patay ang pananampalataya ang meron ka. Amen o? Isa sa pinakapangit ho na maririnig natin sa Diyos, sabihan ng Diyos sa atin na yung pananampalataya mo ay patay. Kasi bakit ho? Walang action. Okay, balikan natin yung paalala, pagsunod ng kasunod ng pananampalataya, dahil ang tunay na pananampalataya, pagsunod ang bunga. Kaya ka nandito ngayon, kaya ka nag-aakay ngayon, kaya ka nandito nagpapalago ngayon, dahil naniniwala ka, nananalig ka, na sa pamamagitan ng pagsunod mo, mamumunga ka. Tama? Amen po ba? Napakahalagang paalala po yan sa atin. Okay, oh. So, balikan mo lang ho, napakahalaga ng series na ginagawa natin matungkol sa pagsunod. Ang mensahe ho natin ay mula sa Isaiah chapter 48 verse 18 to 19. Ihanda ho natin ang ating mga puso dahil ito'y napakahalaga at ipapakalala sa atin ang mensahe ito na dapat wala tayong sinasayang na panahon at lahat ng bagay na pinupuntirian natin. Huwag na huwag mong ayan, nakita mo lang, narinig mo lang, pero hindi mo nakamtan. Ano? Okay. Pakisabi sa katabi mo, sayang. Ayun. Ano sabi? Ha? Di ba nagulat siya na sinabi mo, sayang? Sino dito ang tumaya sa loto at tumama yung number niya, pero hindi niya natayaan? Wala. Thank you, Lord. May nagtataya pa buho sa inyo mga ganon? Dapat wala na ho, mga kapatid. Kasi ho, hindi natin yan, ano tawag dito, wala tayo dapat sa ganyan larangan. Sayang. Bibigyan ko kayo ng larawan kung paano ho in-illustrate ang isang larawan na sayang. Tingnan nyo, napakalaki dito sayang na ito. Tingnan nyo ang unang larawan. Ayan. Ano nakikita nyo? Yung unang larawan, tingnan nyo ang sabi dito, unang larawan, gato ang ating definition dyan. Huwag lang sa simula tumodo, dapat hanggang dulo. Amen. Yung iba, grabe. Basta nag-uumapoy sa Diyos. Ano, walang practice, pumupunta, pa-practice mag-isa. Hindi naman inuutusan mag-anon, nag-pray. Active. Tumutodo sa Panginoon, nung una. Alam nyo, mga Pilipino, mayroon tayong pangit na ugali, at tawag doon ay ningas pugod. Nasana ho sa ating mga Kristiyano, mawala na yung espiritu na yan dahil pangit siyang tingnan. Sa una lang magaling, sa una lang aktibo, sa una lang nag-uumapoy, pagdating sa gitna at dulo, wala na. Ang sabi ng definition natin sa una, huwag lang sa simula tumodo, dapat hanggang dulo. Tingnan nyo kung gaano yung eagerness ng lalaki. Ano, gigil na gigil. May hawak siyang panakol. Kasi bakit to? Alam niya sa sarili niya, itong sakripisyong gagawin ko na to, mayroon to nakukuhang ano, gantimpala o pagpapala. Alam mo ba, ang pagpunta ko dito, may pagpapala yan. It's either, ano, spiritual,
It's either financial, lahat ay kaya ng Diyos ibigay sa atin, lalo kung sumusunod ka sa Kanya. Dahil ang Diyos pag nagpala, sa lahat ng aspeto ng buhay natin, kaya niyang i-bless. Grabe. Sabi ko, habang kinukuha ko itong picture na to, sabi ko, doon sa lalaki, gigil na gigil siya. Kasi naniniwala siya, mayroon siyang mapapala. Talagang kahit mahirap, una pa lang, umpisa pa lang, sabi niya, kaya ko to. Mayroon talaga tong yaman. Mayroon ako dito, makukuha ang kayamanan o gantimpala. Pero dumating sa time, tingnan niyo, hindi na niya kamukha yung dulo. Bakit to? Ang illustration ang mensahe ko ng una at pangalawa, ibig sabihin no, sa tagal ng panahon ng paghukay niya, inabot na siya ho ng katandaan. Ibig sabihin, ang tagal ng paghukay na ginawa niyan. Pero ano nangyari ho, sumuko siya. Tingnan niyo naman ang ibig sabihin ng nakatalikod. Huwag kang manghihina at mawawalan ng pananampalataya sapagkat tunay ang pagpapala sa mga gumagawa at naniniwala. Sa tingin nyo, ilang hampas na lang yan? Mga tatay, yung malalakas, ilang hampas na lang? Hindi na yan isa, kalahati na lang. Isang kultog na lang. Dito ko lang nalaman yung word na yan ha, sa mga Tagalaguna. Isang kultog na lang. Nadaloy na sa iyo ang pagpapala. Tumalikod ka pa, sayang. Isang luhod mo na lang sa Panginoon, answered prayer ka na, nag-alinlangan ka pa, sayang. Isang attend mo na lang sa mentoring, umalis ka pa, sayang. Grabe, may impact? Amen. Sayang. Okay, pangalawang picture, baka hindi kayo tinamaan dyan. Kasi hindi naman kayo niingas bugon. Pangalawa, hanggang ngayon naghuhukay pa rin kayo, hindi kayo to, hindi sayang. Tuloy natin, sayang. Pangalawa, ito naman. Yung isa, nangangasar pa. Nangangasar yung isa. Tama? Sabi nung isa, naghukay yung isa, napakababaw. Pagkahukay niya ng mababaw, nandun na agad ang pagpapala. Eh, lumingon itong isa. Paglingon niya sa sarili niya, ha? Medyo malalim-lalim na sa akin ang konti, taas siya ng mababaw, nakakuha na agad ang pagpapala. Ano ibig sabihin niya? Lagyan natin ang definition. Huwag kang padadala sa natamong pagpapala ng iba. Tama? Ang hilig sa tayo mga tao, mahilig tayong tumingin sa iba, lumingon sa iba, dahil wala tayong parang pagpapala ng nangyayari sa buhay natin. Parang naiingit tayo sa iba, dahil sila parang pinagpala na. May mga pagpapala na sila natatanggap, at parang pakiwari natin sa sarili natin, walang useless ang mga ginagawa natin para sa Panginoon. Kapatid, nagkakamali ka. May purpose at mayroong blessing na matatanggap ka sa ginagawa mo sa Diyos. Lumingon siya. Ano nangyari? Pag lumingon ka sa mga tao pinagpapala dahil sa kanilang ginagawa, ganito ang mangyayari sa'yo. Huwag mong hayaang mawala sa goal mo. Sabi dito, huwag mong hayaang mawala ka sa goal mo dahil, sabi dito, dahil nakita mong pinagpala ng iba sa goal nila na di naman katulad ng goal mo. Magkakaiba ang goal natin sa buhay, mga kapatid. Maaaring siya doon pinagpala dahil yun lang ang abot ng kanyang pananaw at yun ang pagpapala para sa kanya. Tingnan nyo naman kung gaano kaliit. Tingnan nyo ang para dapat sa kanya. Nakita nyo kung gaano kalaki yan? Ilang times yan? Yung bit-bit na diamond nung una na nangiingit, kaliit. Pero yung para sa kanya, na isang kultog na lang. Ayan na naman yung word. Isang ampas na lang, mga kapatid. Kuha na niya yung malaki. Times 10, ang laki. Nakakapanghinayang yung blessing na para sa'yo dahil tingin ka ng tingin sa iba. Alam mo bang ibang panukala ng Diyos sa katabi mo at ibang panukala ng Diyos sa'yo? At ang panukala ng Diyos sa'yo ay hindi katulad ng katabi mo dahil mas malaki ang panukala ng Diyos sa'yo. Amen? Amen. Yung katabi mo, pag nakatanggap yan ng pagpapala sa Diyos, yan ay yung malaki sa Kanya. Amen. Na pag tinignan mo, parang gusto ko rin yun, samantalang may mas malaking inihanda ang Diyos para sa'yo. Sayang. Amen. Isang kultog na lang. Pasensya na, baka masama ko ba salita yung kultog? Ano ba ibig sabihin ng kultog? Mahina, sorry. Alam ko kasi, isang kultog na lang, isang tuktok na lang. Sorry ha. Mali! Sayang! Kultog ako ng kultog, hindi pala. Sabi nyo sa akin mga kapatid. Isang ampas na lang, hindi pala kultog. Kasi yung kultog, patulog-tulog. Yun. Huwag mo kaya mawala ka sa goal mo dahil sa nakikita mong goal ng iba na pinagpapala na sila. Madidistract ka. Samantalang napakaganda nung sa'yo. Isang ampas na lang. Isang di na lang, isang hakbang na lang nandun na, tinabunan mo pa, sayang. Last,
Huwag mong hayaang mawala ang mas malaking pagpapala na para sa iyo dahil lang sa tagumpay ng ibang tao. Kapatid, mayroong sarili kang plano ang Diyos sa iyo. Mayroong sariling plano ang Diyos sa iyo na sana yun na makita mo at huwag yun sa ibang tao. Dahil pag lagi tinitingnan natin yung panukala ng Diyos sa ibang tao, natanggap nila sa Diyos doon sa ibang tao, ano iniisip natin, Lord, sana ganun din ako, sana katulad din nila ako, lilingon tayo hanggang hindi mo na nasapol yung talagang para sa iyo, mas malaki, mas maganda, mas pinagpala. Kaya ano mensahe ng larawan na to, huwag tayo mainggit. Kung may kapatid ka na pinagpala na, masaya tayo sa kanya, mag-celebrate tayo kasama niya, kung nangiinggit siya, hayaan mo na siya, tumuloy ka doon sa pagpapala na pinupuntilya mo dahil matatama mo yung para sa'yo. Isipin mo kung yan ho ay dinig niya, kung yan ho ay hinukay niya, ano kaya ang mangyayari doon sa isang nangiinggit? Ano, bigla siyang mapapatahimik. Dahil pag nakuha mo yan, halos hindi mo kaya ang bitbitin sa laki. Ganyan magpala ang Diyos na meron tayo. Mga kapatid, ang mensahe natin ngayon, sayang. Basahin ko lang mo, Isaiah chapter 48, verse 18 to 19. Kung sinusunod mo lang ang mga utos, pagpapala sana'y dadalo sa iyo, parang ilog na di natutuyo ang agos. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod, parang dating ng alon sa dalampasigan. Ang lahi mo sana'y magiging sindami ng buhangin sa dagat at tinitiyak kong hindi sila mapapahamak. Ito ang kabuuan ng mensahe natin. Ang pamagato ay mga sayang na pagpapala. Ito yung pagiginayangan mo talaga. Pag narinig mo yung mensahe na ito, paano kung ikaw ito, ikaw ang kausap ng Diyos at hindi mo ginagampanan yung dapat ginagawa mo, sayang mga kapatid, marami pa naman. Balikan natin, utay-utayin natin ang Isaiah chapter 48, verse 18. Sabi dito, pagpapala sana'y dadali sa iyo parang ilog na di natutuyo ang angos. Naka-imagine ka na ba? Sino dito yung nakaligo sa ilog? At halos lahat naman tayo nakaranas ng ilog, tama po ba? Pag nandun ka sa ilog, kami yung naglalaban dati sa ilog. Yung ilog ho, masaya maglaba, masaya ho magtampisaw. Bakit ho? Yung ilog ho, pag ginanong mo ng kamay, maaaring sa una parang natigil mo. Pero aahapaw siya. Kasi bakit ho, ang ilog ay hindi tumitigil. Ganun daw ho sana ang pagpapala na para dito sa taong kausap ng Diyos, kung sinusunod niya lang ang kanyang mga utos. Ito ho, pangalawa, doon sa mga taga-Tingloy. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod, parang dating ng alon sa dalampasigan. Nauubos mo pa ang alon. Ang alon, pagkahampas ka sa dalampasigan, hindi siya nag-i-stack doon. Babalik siya, bakit ito magbabounce lang yon? At walang pagkaubos, hindi timitigil. Bakit ito? Inilalarawan dito, sabi ng Panginoon, kung sumusunod ka lang sa akin, katulad ng ilog na hindi natutuyo ang daloy, ang batis, katulad din ng alon na hindi natatapos yung hampas o natatapos yung pagragasa sa dalampasigan, ganyan sana ang pagpapalang tinatanggap mo. Alam niyo mga kapatid, ang plano sa atin ng Diyos ay pagpapalang tuloy-tuloy. Amen. Hey, Pastor, pinagpala ko ng Panginoon ng nakaraan taon. Ngayon taon kaya? Dapat hindi mo na pinagdududahan ngayon taon dahil kung paano ka pinagpala ng Diyos ng taon, pagpapalain ka pa rin ng Diyos ngayon taon. Amen. Dahil ang plano ng Diyos, tuloy-tuloy na pagpapala. Amen. Next. Ang lahi mo sana'y magiging sindami ng buhangin sa dagat. Personal, hindi tayo kausap dito ng Diyos. Bakit ito? Kung tayo ang kausap ng Diyos dito, kawawa ho, hindi natin magagampanan at matutupad yung mensahe ng Diyos. Bakit ito? Sa panahon natin ngayon, ang mga mag-asawa, isa, dalawa na lang ang anak. Maganda na ho kung makatatlo ang anak. Bakit ito? Sabi lagi ng mag-asawa, mahirap ang buhay. Alam niyo, napuna ko lang. Sabi ko, Lord, ang ganda ng araw. Sabi ng Panginoon sa akin, anak, huwag mo sabihin maganda. Sabihin mo maganda at pinagpala. Amen po ba? Amen. Alam niyo, kung lagi niyo lang sasabihin araw-araw, mag-isip mo, ang ganda naman ng araw. Ang ganda ng araw na to. Pag di mo dinagdagan ng pinagpalang araw, sa totoo lang mo, yung maganda magiging pangit. Kasi nakita ko kung paano mo ideklara ang isang bagay nangyayari sa buhay mo. Lord, ang ganda ng araw na to. Tsaka pinagpala. Kahit masalimuot ang maghapon mo, nakangiti ka pa rin at parang pakiramdam mo, pinagpala ka pa rin. Bakit ito? Nagmamanifest yung sinasabi mo. Yeah. Kaya doon sa mag-asawa, kami ho, tinuturuan din ng Diyos. Dahil pag tinatanong sa amin, bakit di pa kayo nag-aanak? Di man lumalabas sa bibig na yung mag-asawa, mahirap ang buhay. Pero sinasabi na, may mga dahilan kami na hindi naman angkop sa Diyos. Tama po ba? Pag anak ka ng Diyos, dapat puno ka ng pananampalataya at wala ni isa mang pag-alinlangan. Diyos ang iyong pinaglilingkuran. Amen po ba? Amen.
Tingnan mo, may kausapin ka. Mamaya, kung wala dito ay ginakasimba, tanungin mo, bakit isa lang ang anak nyo? Mahirap ang buhay. Sampo ang tanungin mo, sampo ang sagot. Mahirap ang buhay. Ayun, meron dito isa. Yung talareak dyan. Tanungin mo, lagi nga salita, mahirap ang buhay. Ngayon naman, pag nagiging mahirap ang buhay, huwag ka na magtaka. Yun ang sinasabi mo eh. Tama po ba? Pero subukan mo yung anak ng anak, sampo ang anak. Paano, bakit ang dami yung anak? Para masaya, marami. Masaya daw po, marami. Paano ko, mamaya busap tayo, masaya, marami. Ang lahi mo sana ay magiging sindami ng buhangin sa dagat. Grabe naman, ano? Ang kausap dito ng Diyos ay hindi tayo. Mamaya alamin natin kung sino yan. At tinitiyak kong hindi sila mapapahamak. Ganun mga ako ang Diyos. Grabe mga ako ang Diyos. Ano? Tinitiyak, ibig sabihin siguradong sigurado ang Diyos. Ni isa man sa lahi mo hindi mapapahamak. Sabi niya dun sa kausap niya. Ano ang susi? Sabi niya dito, kung sinusunod mo lang. Mayroon lagi hong kung. Optional. Tandaan. Ang susi ng tuloy-tuloy na pagpapala ay ito, tuloy-tuloy na pagsunod sa Diyos. Napaka, ano, magka-rhyme na yan, magkatunog na yan, napakadaling tandaan. Lord, gusto ko ng tuloy-tuloy na pagpapala, sasabihin sa iyo ng Panginoon, anak, tuloy-tuloy kang sumunod sa akin. Amen? Napakadali ho kausap ang Diyos, pero tayo ho, sa panahon na tayo ho'y nandun on fire, tayo ho ay, ano, talaga sabik sa Diyos, nakaka-opo tayo sa Diyos, pero sa panahon nakakalimot tayo sa Diyos, ano ang nangyayari? Yung kausap mong maayos, bigla ho nawawala sa iyo ng ano. Hindi naman nawala ng tiwala sa atin ng Diyos, pero tayo ho personal nawala ng tiwala sa ating sarili. Dahil bakit? Nilalaman tayo ng kaisipan minsan natin, hindi natin kaya. Okay, balikan ko lang ho. Isaiah chapter 48 verse 17. Ganito ang sabi ng banal ng Israel ng Panginoon mo sa iyo'y tumubos. Okay, ang kausap pala ng Diyos doon ho sa Isaiah ay si Israel. Ito ho ay bayan mismo. Ito'y buong bayan, buong bansa, o ito ng Israel ang kausap dito. Sabi dito, ako ay si Yahweh na yung Diyos, tuturuan kita para ka umunlad. Amen ho, grabe ang Diyos. Ang Diyos hindi niya ililihim para pagpalain ka niya, hindi rin ililihim ng Diyos para umasenso, umayos ang buhay mo. Sabi ng Diyos, tuturuan kita para ka umunlad. Papatnubayan kita saan ka man pumunta. Ano sabi ng Diyos, ano sikreto para umunlad at pagpalain tayo ng Diyos? Balikan lang natin yung mensahe. Sabi dito, kung sinusunod mo lang ang mga utos ko. Kaya ho sabi dito sa Santiago chapter 1 verse 25, ngunit ang nagsasalisik at patuloy na nagsasagawa ng kautusang sakdal at nagpapalaya sa tao at hindi tagapakinig lamang, na pagkatapos ay nakakalimot ang taong yan ang pagpapalain ng Diyos sa lahat niyang gawain. Amen. Tayo ho lahat, gusto lagi ng pagpapala, pero mga kapatid, nakakalimot ka ng isang pinakasangkap, yung pagsunod. Lahat tayo gusto natin ng pagpapala. Wala nandito ngayon, nagsimba ngayon, na hindi gusto mapagpala ng Diyos. Gusto natin lahat ng pagpapala, pero hindi lahat tayo sumusunod sa Diyos. Kaya magkakaiba ho ang ating mga nararanasan. Okay, sample natin. Okay, ito, papiyawan lang natin sa tithes and offering. Sa Malakias chapter 3 verse 10, ito'y patungkol sa mga ikapo. Ano sabi ni Jacob? Nung midweek ho, ang ating mensahe ay si Jacob. Ano sabi ni Jacob? Sabi ni Jacob, Panginoon, kung bibigyan mo ako ng damit, kung bibigyan mo ako ng tirahan, kung papakainin mo ako, lahat ng bagay na ibibigay mo sa akin, tatapyasan ko ng ikasampung bahagi. Sabi ni Jacob, maglalagay ako, Panginoon, ng ikapo para sa iyo. Wow! Hindi humingi ang Diyos kay Jacob, pero si Jacob, ano, nangako sa Diyos. Tinupad ba ni Jacob? Tinupad ni Jacob. Dahil pag nangako ka sa Diyos, hindi pwedeng tuparin. Hindi pwedeng hindi mo tuparin. Sabi dito, ibigay ninyong buong buhang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibuo sa inyo ang masaganang pagpapala. Ito'y challenge. Optional na naman. Sabi ng Biblia, subukin ninyong gawin ito. Kung ayaw mo, wala magagawa ang Diyos dahil ayaw mo. Pero kapag sinubok mo na gawin ito, ang sabi ng Panginoon, subukin ninyo kung hindi ko buksan ang durungawan ng mga langit at ibuo sa inyo masaganang pagpapala. Ang susi ho ng pagpapala ay pagsunod sa utos ng Diyos. Yeah. Napakalinaw. Okay, balikan ko lang ito. Ang susi ng tuloy-tuloy na pagpapala ay tuloy-tuloy na pagsunod sa Diyos. Huwag mo nang baguhin. Ilagay mo sa mindset mo na kada sunod mo sa Panginoon, kada tuloy-tuloy na pagsunod mo sa Panginoon, ilagay mo na sa mindset mo, Lord,
Naniniwala ko tuloy-tuloy din ang pagpapala ko. Kasi bakit to? Diyos ang nangako, hindi naman tao. Amen. Di ba? Pinagpala na tayo. Kamakailan lang ho, dumanas tayo ho ng napakarami hong, ano, mga challenge. Nung nakaraang taon, nung sumunod na taon, tayo ho'y, ano, may pumutok na bulkan. Hindi man tayo pinaghirap ng Diyos, hindi man tayo nawalan. May ginamit ang Diyos para tayo lahat ay, ano, mapagpala niya. Bakit to? Nakita ng Diyos na wala sa ating umatras sa pagiging Kristiyano. Pumutok, pastor, ang bulkan. Backslide muna ako. Di na muna ako makakapag-church kasi ang baho nung ano. Amoy. Nalalangap ko sa church. Sa bahay niyo, wala. Meron konti. Alam niyo, magdadahilan tayo ngayong araw. Sino dito? May nangangamoy. Sorry. Pwede tayo magdahilan ngayong araw kasi bakit walang tubig sa Tagaytay. E naipangako ko sa Diyos, Lord, pag linggo, maliligo ako. Linggo na lang ang naliligo eh. Punta ko sa paluktok. Walang tao doon sa bahay. Nakalak. Hindi ko naman binibasa. Dumaan ako sa bintana. Nakalak eh. Lord, tipan ko to sa'yo. Sabi ng asawa ko, malilate ka. Hindi ako malilate. Nangako kasi ako kay Lord. Sana ako maliligo. May sinabi sa tao. Sabi ko, ayoko na. Sorry. Pag nangako ka sa Diyos, ulitin ko lang, maliit o malaking bagay, gawin mo. Amen? Basta nakakatawa na yung patutuwa mo. Nakakatawa sa inyo, pero dapat yung gawin ko kasi bakit sinabi ko? Sa Diyos ka nangako. Okay, balik tayo. Genesis chapter 22 verse 18. Diyos at si Abraham. Okay, dito tayo. Pukusan natin doon si Abraham. Bakit doon napaka-bless ni Abraham? Ito ay senaryo. Dito sa Genesis chapter 22, dito naganap ang paghahandog ni Abraham kay Isaac. At dito rin napatunayan ni Isaac at saka ni Abraham na ang Diyos pag nag-utos, Diyos ang tutustos. Amen o? Sabi ng Diyos, tingnan niyo ang sabi niya. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ng lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ay tumalima sa akin. Klaro. Sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, grabe, yung pagsunod na ginawa mo sa akin dahil sa ginawa mo, hindi lang mo si Abraham ang pinagpala, hindi lang si Isaac ang pinagpala. Ang sabi dito, dahil sa iyong lahi, pagpapalain ng lahat ng bansa sa daigdig. Dahil kay Abraham, napagpala ang buong mundo. Alam niyo ba ang papasok lang sa kalangitan ay mga lahi ni Abraham? At ikaw ay lahi ni Abraham dahil ang tawag sa iyo, spiritual Jew. Ikaw ay spiritual na Israelita. Bakit ho? Yung genes mo, yung nung tinanggap mo si Jesus Christ, yung kanyang ano, yung kanyang karakter, yung kanyang pagka-Diyos o yung kanyang pagiging Panginoon, inilagay niya sa atin at ginawa niya tayo mga ano, mga kagaya niya. Isipin niyo hindi naman tayo anak ng Diyos, pero sabi ng Diyos, dahil sa pagtanggap natin kay Jesus, tayo pinagkalooban na tumawag sa kanyang Ama ng Ama. Amen. Grabe, hindi nagdamot si Jesus Christ, no? Dahil sa tumalima ka sa akin. Genesis chapter 26 verse 5, pagpapalain kita dahil kay Abraham. Kausap niya dito si Isaac. Isipin niyo, hindi lagi kausap ng Diyos si Isaac, pero ang tingin ng Diyos kay Isaac ay si Abraham. Sabi niya, pagpapalain kita dahil kay Abraham, pagkat sinunod niya, ako at tinupad ang aking mga utos. Wow. Mga magulang, pag ang mga anak niyo ay pasala-sala, hindi consistent sa Diyos, hindi siya tuloy-tuloy sa paglilingkod sa Diyos, kaya niyo magtuloy-tuloy sa Diyos at makikita isang araw, pag sabi ng Panginoon, sa mga anak natin, pinagpapala kita dahil sa nanay at tatay mo. Ganun mismo ang senaryo dito. Sabi ng Diyos kay Isaac, hindi kita pinagpapala dahil ikaw, Isaac ang pangalan mo, kundi pinagpapala kita dahil ang tatay mo ay si Abraham. Ang tao masunurin at may pananampalataya sa akin. Grabe yung ginawa ni Abraham. Hindi lang para sa kanya, hindi lang para sa anak niya, kundi para sa ating naniniwala sa kanya. Amen. Grabe yung dapat tayo magpasalamat. Okay, Genesis. Balik tayo kay Isaac pa rin. Genesis chapter 26 verse 24. Nang gabi niya o, napakita sa kanya si Yahweh at ang sabi, ako ang Diyos ng iyong magulang. Huwag kang matatakot. Kita'y sasamahan, pagpapalain ka at ang iyong angkay pararamihin ko. Ito'y alang-alang sa aking alipit lingkod na si Abraham. Wow. Isipin niyo ho, yung pangako kay Abraham, ano, pati ho, damay ho si Isaac. At itong pangako kay Isaac, damay si Jacob. Amen. At itong pangako kay Jacob, damay tayo. Amen. Bakit ho? Dumating si Kristo na galing sa lipi ho ni Jacob. Grabe yung ginawa. Ang galing ng Diyos. Ano, meron siyang
sunod-sunod ng mga tao kinausap, itong mga tao na to ay sunod-sunod na tumuloy, ano, sunod-sunod na tumuloy sa pagsunod sa kanya, at tayo ho ang nakaranas ng tuloy-tuloy na pagpapala ng Diyos para sa kanila. Hindi nagbago ang pangako ng Diyos kay Abraham, hanggang ngayon tinatamasa natin. Amen. Mga kapatid, baguhin natin ang ating kaisipan. Pagising mo sa umaga at ramdam mo may problema, idiklara mo, pinagpala ako ng Diyos ngayong araw na to. Matagumpay ako ngayong araw na to. Huwag mo payagan na pasukin ka ano, ng kaaway. Amen. Ang pinakamatindi natin battle araw-araw yung desisyon. Diba? Pagising mo sa umaga, mag-a-alarm. Ano ang desisyon pagka mag-alarm? 5 minutes. Sino nagaganon? Yung alarm ko lagi 3. Sabi ko, Lord, magigising ako ng gantong oras. Nagigising naman. 5 minutes. 5 minutes, naka-30 na. Ano? Lagi mo may ganon, desisyon. Pagising mo, may alarm. Pagkatapos doon, isip. May darating na ano, may darating na sunod na gagawin. Mag-aalmusal o magkakape. Lagi ho nandito ang battle. Kaya ho dapat ayusin natin ang isip natin. Dahil kapag ang isip natin ho, natalo ho ng mga problema at suliranin ng sanlibutan, hindi tayo makakaisip na maganda. Ngayong araw na ito, naniniwala akong natalo mo ang negatibong isipan. Kaya ka nakapunta sa araw na ito. Dahil marami kang gagawin sa bahay nyo, tama? Pastor, may labahan. Labahan o si Jesus? Pili. Or si Jesus? Simba o gala? Simba. Diba ho may laban? At nanalo ka. Congratulations. Nanalo ka. Alam mo ba, may sayang na pagsunod. Ayan, dito tayo matatapos sa mga sayang. At dapat ma-challenge tayo dito na kung susunod ka lang din naman, sana huwag na yung sayang kasi may sayang na pagsunod. Paalala mo yan sa atin, may sayang na pagsunod. Anong uri ng pagsunod? Pagsunod na may angal. Ayan. Anak, pagsayang ka, walang tulo. Tapos nagsayang naman. Ayun, nakutusan ng nanay. Susunod ka rin lamang naman pala, kutos pa. Tama? Meron ba dito? Anak, walisin mo nga yung ano? May dahilan, may reklamo na agad. Tapos mawawalisin din naman pala. Napalo pa. Amen? Huwag sana tayong ganun mga kapatid. Pag may utos ang Diyos, sumunod ka na bago ka niya mapalo. Namamalo ba si Lord? Namamalo naman talaga eh. May sayang na pagsunod, pagsunod na may angal. Okay, mga Israelita. Ito mga Israelita na to, masusunod rin to. Tinan nyo. Sa Exodus chapter 14 to 34, grabe, layo. Isipin nyo, Exodus chapter 14 hanggang 34, grabe ho, matinding battle ho nangyari dyan. Pagsunod at pag-angal. Ganito mga angal nila. Unang angal, kaligtasan at siguridad. Ano? Siguridad. Nung papunta na sila ho sa Promised Land, ano sabi ng mga Israelita? Tantuwa sila dahil bakit to? Sabi ng Panginoon, bago kayo umalis sa Egypto, at totoo, kinausap ko na yung mga Egypto para i-bless kayo ng mga kayamanan. Kaya hingan nyo sila ng mga hikaw. Okay, sabi ng mga Israelita sa mga Egypto, mahingi daw, sabi ni Lord, mahingi daw kami ng ano, mga ginto. Namigay. Wala ho isa na ano, nagbadamot. Namigay ang mga Egypto kasi kinatakutan sila. Isipin mo ba naman yung Diyos? Ano, nagpapadala ng sangkaterbang palaka, dugo, pinapadilim at namamatay ang mga panganay, natakot ang mga taga-Egyptyo. Kaya sabi nila sa mga taga-Israelita, oh ito, para to sa inyo, bit nila ho, napakaraming yaman, at sumunod sila sa Diyos, palabas sa Egypto. Ang problema ganito, pagdating nila sa palabas na ho, nakita nila, nagbago ho ang isip ng mga Egyptyo, dahil bakit to? Binago ng Diyos. Kausap ng Diyos. Sabi sa Bible, pinatigas ng Diyos ang puso ni Paraon, tapos bigla niya yung pinabago ng desisyon. Nung sinusugod na sila, nung nandun na sila ho sa dagat ng mga tambo, ang sabi dito ho, nakita ng mga Israelita, sumunod pa kami sa iyo, sabi ng mga Israelita, Panginoon, ganito lang ba ang gagawin mo sa aming pagsunod? Ilalagay mo sa panganib ang aming mga sarili. Bakit ho? Nakita nila yung mga kaaway, mga trained na sundalo, napakarami ng mga arma, samantalang wala silang alam sa labanan, pero sabi ng Diyos sa kanila, tutulungan ko kayo. Pero nagreklamo na eh. Next, ito, pagkain. Sabi na naman nila, nung sumunod na naman sila, nakatawid sila sa dagat, pagdating na naman nila, nagugutom sila dahil ang haba ho ng kanilang lakarin. Sabi nila, ganito lang ba ang gagawin mo sa aming Panginoon? Papatayin mo kami sa gutom dito sa disyerto. Grabe yung reklamo nila. Sumusunod, pero nagre-reklamo. Panglas, sabi dito ho, inumin.
tubig ho sinasabi dito. At dito ho, hindi lang ho, isang swimming pool halos ang kailangan nila. Dahil isipin nyo, sila ho, kalahating milyon ng mga lalaki, mas maraming bata. Sabihin natin, nasa 5 to 6 million ho sila dito. Plus ang mga sangkaterbang mga hayop na puro nainom. Umangat na naman sila, Lord, papatayin mo ba kami dito sa disyerto? Dahil sa uhaw, sumusunod pero naangal. Huwag natin silang tularan. Dahil dito ho, ito ho nakakapanghinayang na hindi nila naranasan. Hindi nakarating sa lupang pangako. Tandaan nyo, lahat ng 20 pataas, hindi ho nakasama. Kasi bakit ho? Lahat ng mga 20 na yon, yung mga daresunod, mga baby pa sila, walang umangal na baby. Pero yung daresunod, naging 20 pataas, hindi na ho nakasama sa promised land dahil umangal sila. Kapatid, gusto mo ba makasama sa lupang pangako? Ano susi? Huwag kang umangal. Pastor, ang hirap naman ng pagiging Christian ko. Ang daming problema. Angal ka ng angal, pero sunod ka na sunod. Pigilan mo na yung pag-angal. May sayang na pagsunod. Pangalawa, yun ang una. Pangalawa, pagsunod na hindi todo. Ano? Kanina, di ba ho, kanina yung lalaki, talagang grabe, nag-uumapoy siya doon sa paghukay. Kung tinodo niya, naku, pagpapala napakarami sana, bubuhos sa kanyang harapan yon. At yung pagod niya, may iibsa ng saya. Kung tinapos niya. Kaya sabi ng Panginoon dito, may sayang na pagsunod, pagsunod na hindi todo. Ito yung pagsunod ni Haring Saul. Gato ang utos. Tingnan niyo kung mag-utos ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, inutusan niya si Haring Saul sa pamamagitan ni Propeta Samuel, lusubin ninyo ang mga Amalek, ninyo mga malisita. Lusubin ninyo ang mga Amalek, lupigin ninyo, ano, sabi dito, lupigin silang lahat, durugin mo. Ayo. Sabi dito, durugin mo ang lahat ng, sabi dito, durugin ninyo ang lahat nilang ari-arian. Grabe, ano? Grabe, ganun katindi. Sabi dito, huwag kang magtitira kahit isa. Patayin mo silang lahat, babae at lalaki, mula sa pinakamatanda hanggang sa pasusuin. Grabe naman yung galit ng Diyos. Ano, pagka itinanong nyo sa akin, Pastor, bakit ganyan katindi ang galit ng Diyos? Dapat nyo alamin kung bakit ganyan ho ang galit ng Diyos dahil sa ugali ng mga taga-amalisita. Okay, oh. Sabi dito, patayin mo pati ang kanilang mga baka, tupa, kamelyo at asno. Malinaw ho mag-utos ang Diyos. Kung paano si Noah ay inutusan ng Diyos na gumawa ng arka sa malinaw at detalyadong utos, ganun din ang ginawa ng Diyos dito kay Haring Saul. Ang magkaiba lang sa kanila, hindi sila pareho ng puso sa pagsunod. Okay, anong ginawa ni Haring Saul? Una, nilusob niya. Okay, oh? Nilusob niya ang Amalek, check. Yun naman ang utos ng Diyos. Una mong gagawin, Saul, sugurin mo ang Amalek. Sinugod ni Haring Saul. Pangalawa, lupigin silang lahat. Ang ginawa niya dun sa lahat, ano, nilupig niya pero hindi lahat. Sayang, tingnan niyo yung mga word, ha? Durugin mo ang lahat, dinurog niya pero hindi lahat. Ayan. Huwag kang magtitira kahit isa, nagtira siya. Okay. Patayin mo silang lahat, babae at lalaki mula sa pinakamatanda hanggang sa pasusuin. Nagtira siya. Okay, next. Sabi dito, sorry. Sorry po. Okay. Okay. Patayin mo silang lahat, babae at lalaki, pinakamatanda hanggang sa sanggol. Nagtira siya. Patayin mo pati kanilang mga baka, pati tupa at kamelyo. Lahat po yun, sa una lang mo sinunod. Tingnan nyo kung gaano kaganda. Yung una mong ginawa na pagsunod sa Diyos, ayos yun, approve yun sa Diyos. At sasabihin ng Diyos, yan ang anak ko. Pero habang sumusunod ka sa Diyos, paatras ka, imbis na pasulong, ano? Ano kaya ang mukha ng Diyos na nag-utos sa iyo? Hindi kaya nag-iiba ang mukha ng Diyos sa atin? Nilusog mo na, hindi mo pa tinapos. Sumunod ka na, hindi mo pa tinodo. Kailangan tinodo mo na. Ano? Kaya mo naging consequence ni Hari Saul, kaharian. Ang consequence ni Saulo, kaharian. Imbis na yung kanyang kaharian, pasa-pasa sa kanyang mga anak, inapo, dahil bakit siya ang pinangakuha ng Diyos, yung kaharian na para sa kanya, napunta sa iba. Inialis ng Diyos bilang hari ng Israel, si Saul. Amen ba? Pastor, nandito na ako sa calling ko. Ang ganda na. Sumunod ka na. Nakikita mo na, natatanaw mo na, pero hindi mo tinodo. Mga kapatid, alalahanin nyo si Haring Saul. Okay, oh. May sayang na pagsunod. Ano yung una? Yung mga nakakatanda, ano yung una? Pagsunod na may angal. Pangalawa? Pagsunod na hindi todo. Itong pangatlo, ito. Pagsunod na hindi bukal sa puso.
Kung susunod ka lang din naman, samahan mo na ng puso. Kahapon, narinig ko yung sa mentoring ko, sa kinausap ng leader, sabi nila, wala tayo dito plastikan. Ayun, nasarap ano? Grabe naman magsalita yung leader. Kaya nyo ba sabihin yan sa katabi mo? Uy, walang plastikan. Kahit plastik ka. Sorry. Di ba ko ang hirap sabihin yan? Kasi bakit to? Alam natin sa sarili natin. Darating, alam nyo, wala dito tao hindi plastik. Sa totoo lang, darating ang panahon na magiging hindi ka talaga totoo. Tama ho ba? Kaya nga nung sabi ng Panginoon sa Biblia, huwag kang magtitiwala sa tao. Dahil ang tao, may karakteristik tayo, minsan okay, minsan hindi. May toyo. Hindi ka na makangiti kasi ikaw yon. Ano? Ang toyo ho, ginagamit natin sa isang uri ng ano, ugali na parang kakaiba. Nagtatawanan kayo, bigla mamaya, mayroon na nakasimangot. Nagbibiroan kayo, mamaya may pikun na, may toyo kasi. Ano, pagsunod na hindi mo kala sa puso, sino yan? Si Propeta Jonas. Ayan. Si Propeta Jonas ay isang propeta ko nakakaiba. Grabe, malakas tumangasar. Jonas chapter 1, verse 2 to 3, pumunta ka sa Ninive, ang malaking lungsod at pangaralan mo ang mga taga roon sapagkat sumo na sa langit ang kanilang kasamaan. Grabe naman ito. Sino sa Bible na may gantong uri ng kasalanan o kasamaan? Sodom at Gomorrah. Sabi ng Diyos, suko na sa langit ang kasamaan ng Sodom at Gomorrah. Ang sabi ni Abraham, Panginoon, patawarin niyo po sila. Pwede ho ba pag may 50, patawarin niyo sila, huwag niyo nang gunawin. Pag may 50, okay. Pag may 40, okay. Pag may 30, may 10, okay. Pero wala ni isa, maliban kay Lot. Ganon din na nangyari sa mga taga-Ninive. Suko na sa langit ang kanilang kasamaan. Sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na magtago sa Tarsis. Ayan, grabe yung pag tinignan nyo sa mapa yan, magkataliwas. Ito yung pinapupunta ng Diyos, dito siya pumunta. Ano, lakas pangasar. Diyos ang kausap niya, mga kapatid. Hindi ito basta-basta. Kung Diyos ang kausap mo, maano bang matakot ka sa kanyang subuhay? Sabagat, inakala niyang malayo na iyon, kay Yahweh, tingnan nyo itong propeta na to, hindi niya lubos na kilala ang Diyos. Akala ni Jonas, pag pumunta sa isang lugar na taliwas doon sa lugar na pinapupuntahan ng Diyos sa kanya, mapapalayo sa Diyos. O hindi sa kanya susunod ang Diyos, hindi niya kilala masyado ang Diyos. Ang Diyos na meron kang kapatid ay omnipresent. Nandun ang Diyos kahit saan ka nandun. Nasa lahat ng dako ang Diyos. Sabi dito, kaya nagtungo siya sa Joppe at humanap ng barkong papunta sa Tarsis. Nang maibigay na niya ang kaukulang upa, sumakay siya sa vapor kasama ng mga tripulante. Okay. Jonas chapter 3 verse 1 to 3. Nangyari na ho ang mga bagay na hindi inaasahan. Doon sa Jonas chapter 1, ano ho nangyari? Mayroong struggle na nangyari. Mayroong pinadala ang Diyos na parusa kay Jonas. Doon sa mga hindi sumusunod, magpapadala ang Diyos na isang bagay para lang mapwersa kang sumunod sa Kanya. Bakit to? Ang kalooban ng Diyos sa maganap at huwag yung sa atin. Pastor, paano kaya yung mga kapatiran natin na matitigas pa rin ang ulo? Tandaan nyo, gagawa ang Diyos ng paraan para hindi lang basta niya maalala ang Diyos, kundi bumalik sila sa pagsunod sa Diyos. Dito sa 3, ito ang nangyari. Sinabi uli ni Yahweh kay Jonas, inihatid na si Jonas ng isda. Isipin nyo ho, dapat ho pala isdaan naghatid kay Jonas sa Tarsis. Sabi sa sana ng Panginoon, kung titignan nyo ang senaryo, ito, kwento ko na lang to, ito'y imahinasyon ko na lang. Kung sumunod si Jonas sa Diyos, kinausap ng Diyos ang dambuhala, sasabihin niya sa dambuhala, oy, isda, pumunta ka kay Propeta Jonas, isakay mo siya sa ulo, punta kayo ng Ninive. Di sana, may mga barko, wow, sino yun? Sikat. Isipin mo na kasakay ka sa dambuhala ng isda, hinihahatid ka sa Ninive. Gimban, himala, mapapurihan ng Diyos dahil may ganung uri ng isda. Ano nangyari? Imbis na ipasakay dito sa ulo, imbis na ipasakay sa likod ng isda, nilunok. Bakit nilunok? Para maramdaman niya yung baho sa loob. Naranasan niya na ho yun? Pastor, hindi ako sumunod sa Panginoon. Parang nilagay ka ni Lord sa isang bagay na talagang kakaayawan mo. Para ma-realize mo, bumalik sa pagsunod sa Diyos. Sinabi uli ni Yahweh kay Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Ninive at ipahayag mo ang mga pinasasabi ko. Hindi nagbago ang utos ng Diyos. Nagbago si Jonas ng direksyon, nagbago siya ng isip, nagbago siya ng pasya, pero hindi nagbago ang utos ng Diyos. Mga kapatid, hindi nagbabago ang utos ng Diyos. Pastor, susuway muna ako ngayon, pero hindi nagbago ang utos ng Diyos sa iyo, kapatid.
Pag sinabi ng Diyos na kanan-kanan, kahit kumaliwa ka, babalik at babalik ka para kumanan ka. Kasi Diyos ang masusunod. Amen. Amen. Nagpunta nga si Jonah sa Nineveh. May nagawa? Wala kang magagawa pag Diyos na nagsabi. Anong ginawa ni Jonas? Nagpunta nga si Jonas sa Nineveh. Malaki ang lungsod na ito. Aabuti ng 3 araw kung lalakarin pabagtas. Susunod ka lang din naman pala. Wala pa sa puso. Ano? Ang dami pa nangyari. Sa totoo lang kung kayo si Jonas, sabi niya dyan, sa isang chapter, sabi ni Jonas, nung mamamatay na ako, naalala ko si Yahweh. Isipin niyo, 3 araw na sa sasakyan ng isda, naalala niya ang Diyos. At doon niya napatunayan na ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Isipin niyo, nandun siya sa ilalim ng tiyan ng isda at nasa ilalim ng dagat pero narinig at tinig niya ng Diyos. Sabi niya sa Diyos, tulungan mo ako. Kinausap ng Diyos ang isda at sabi ng Diyos sa isda, iluwa mo doon sa Nineveh. Naglakbay sa Nineveh gamit ang isda. Amen? Yung barko mo pasira-sira pero yung isda hindi nasira. Inihatid sa tamang lugar. Amen? Jonas chapter 4 verse 1 to 2, ito na ang hindi natin dapat makitang ugali sa atin. Hindi nagustuhan ni Jonas ang pag-uurong ng Diyos sa balak na pag-unaw sa Nineveh at siya'y nagalit. Grabe naman talaga. Meron ka bang kilalang tao na galit sa Diyos? Ako meron. Si Jonas. Ang lakas ng loob, no? Ang lakas na ng loob na hindi sumunod sa Diyos. Ang lakas pa ng loob magalit sa Diyos. Sabi niya, hindi nagustuhan ni Jonas ang pag-uurong ng Diyos sa balak na pag-unaw sa Nineveh at siya'y nagalit. Nagalit kanino? Nagalit sa Diyos. Kaya dumalangin siya, Yahweh, hindi ba, sabi dito, hindi ba bago pa ako magpunta rito ay sinabi kong ganito nga ang gagawin ninyo? Alam pala ni Jonas. Alam ni Jonas na pagpumunta sa Nineveh, may gagawin ng Diyos na pagbabago sa puso ng mga taga-Nineveh at patatawarin niya. Sabi dito, at ito ang dahilan kaya ako tumakas patungong Tarsis. Alam kong kayo ang Diyos na mababagin, mapagpala. Alam ko rin, matyaga kayo, punong-puno ng pag-ibig at madaling mapawi ang galit. Alam pala ni Jonas ang puso ng Diyos. Kaya ho, nung susunod na siya sa utos, ano nangyari ho? Hindi siya sumunod. Hindi ho sumunod si Jonas sa utos ng Diyos. Bakit ho? Wala sa kanyang puso. Dahil alam niya, sabi ni Jonas, si Jonas ho ang isang lingkod ng Diyos na walang awa sa tao. Ang sabi ni Jonas, Panginoon, pag sumunod ako sa iyo, patatawarin mo ang mga taga-Ninibe, patatawarin mo ang mga makasalanan ito, at dahil sa pagpapatawad mo sa kanila, ano? Hindi nagustuhan ni Jonas. Tayo ko ba ganon? Sinabi ng Panginoon, Pastor, o sa mga kapatiran natin, Bible study mo yung tao na yan, Lord, ayoko. Bakit? Kasi pag binibol study ako yan, tatanggap yan kay Jesus at maliligtas yan. Ayoko kasama yan sa langit. May ganon ba tayong puso? Si Jonas, ganun ang puso niya. Wala siyang kapuso-puso doon sa mga taga-Nineveh. Kasi ang pakiwari ni Jonas, dapat lang mamatay, dapat lang gunawin ng mga taga-Nineveh dahil makasalanan sila. Alam niyo, gusto yung pamukha ng Diyos kay Jonas, makasalanan ka rin. Dahil yung pag-suway niya, isang malupit na kasalanan sa Diyos. Last, pang-apat, huli na ho ito. May sayang na pagsunod at ito ho isang, sabi dito ho, pagsunod na may pag-aalinlangan. Dito ho magugulat kayo kung sino ho ito. Binibida lagi natin to si itong tao na to. Pero siya ho ay sino? Si Moses. Kaya mga kapatid, huwag kayong masyadong humanga dyan sa taong katabi mo. Lalo sa pastor, huwag kayong humanga sa pastor. Kasi si Moses ho, hinangaan natin para nagkaroon tayo ng magandang motivasyon dahil kay Moses. Pero si Moses din ho ang magbibigay sa atin ng isang paalala na huwag natin siya tularan. Si Moses, sabi sa Bilang chapter 20 verse 7 to 12, ganito ang sabi. Ito ang utos. Sinabi ni Yahweh kay Moses, ito ang linaw, dalhin mo ang tungkod ni Aaron, isama ninyo ni Aaron ang buong bayan sa harap ng malaking bato. Pagdating doon, okay, magsalita ka sa bato at lalabas ang tubig para sa bayan at sa kanilang kawan. Malinaw, sabi ng Diyos, magsalita ka sa bato. Tinan nyo kung gaano kalinaw mag-utos ang Diyos. Sa panahon natin ngayon, alam ko may kinakausap ang Diyos, may inuutusan ang Diyos dito, malinaw. At sana kung malabo pa, itanong mo sa Diyos, Lord, malabo pa ho kasi palinawin na. Lilinaw ho yan, basta lagi tayo nakikipag-ugnayan sa Diyos. Tingnan niyo ang ginawa ni Moses. Bilang chapter 20 verse 11, pagkasabi noon, makalawang pinalo ni Moses ang bato sa pamagitan ng tungkod. Bumukal ang masaganang tubig at tagainom ang bayan, pati ang kanilang kawan. Ano sabi ng Diyos? Magsalita ka sa bato. Anong ginawa ni Moses? Pinalo. Pastor, ano lang naman yan eh.
Kasi siyempre, bago niya pinalo, nagsalita mo na siya. Sumunod ka rin lang naman. Ano, nawalan ka pa ng tiwala doon sa nag-utos sa'yo. Tingnan niyo ang sabi. Ngunit pinagsabihan ni Yahweh sina Moses at Aaron, wika niya, dahil sa kakulangan ng iyong pagtitiwala na ipakilala ang aking kabanalan sa harapan ng aking bayan, hindi kayo makakarating sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Ano ang sinayang mo ni Aaron at ni Moses? Promise land. Sana kasama. Sabi ng Diyos, Moses, tara na. Punta tayo dyan sa bundok at papatayin kita dyan sa bundok. Tanawin mo yung lupaing para sa iyo sana. Sayang. Sumunod ka lang din naman, bakit hindi ka pa nanampalataya? Ano ibig sabihin doon? Ang sabi ng Diyos, pag nagsalita ka sa bato, para ang sinasabi ng Panginoon kay Moses, pag nagsalita ka sa bato, sa pangalan ko, mapapupurihan ang pangalan ko. Kasi bakit? Magiging milagro. Pero ang ginawa ni Moses dahil sa ganang isip niya, hindi lang basta ako magsasalita, papaluin ko ito ng mabutas. Tingnan niyo talaga mga kaisipan ng mga tao, may paraan tayo na hindi kagaya ng paraan ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, magsalita ka lang, ang ginawa ni Moses, pinalo niya, magkataliwas. At dahil doon, sabi ng Panginoon, dahil sa ginawa mo, isa yan uri ng hindi pagtitiwala sa akin. Meron ba tayong ganong kaisipan? Magsalita ka lang doon sa may sakit, gagaling na. Ang sabi mo, hindi, kulang yan sa hilot. Ang linaw ng tinig sa'yo, puntahan mo yung tao. Buhayin mo, halimbawa lang mo. Sa Bible, nung panahon ng bagong tipan, ganun na sabi. Pumunta doon sa bahay, alinaw sa kanya ng tinig, binuhay niya. Wala hong pinainom na gamot. Pero tayo ho, pag ganito, may sakit. Okay. Pag-pray natin, sasabihan natin ng sangkaterbang gamot. Masama? Hindi ho masama. Pero ho, ang pananampalataya hindi nagiging solid. Kung ang sabi lang ng Panginoon ni pag-pray. Umalis ka na. Pag gumaling, purihin ang Diyos dahil tunay ang sinabi niya. Amen. Paalala. Upang hindi masayang ang pagsunod, sabi dito ho, sumunod ng walang angal, sumunod ng todo, sumunod ng bukal sa puso, at sumunod na may pagtitiwala sa Diyos. Pag nagawa ho natin yan, hindi masasayang yung ginawa natin. Sa totoo lang, ang pagsunod sa Diyos ay isang bagay na maaaring kinapapagura natin. Pero yung pagod mo ay masasatisfy ka. Dahil lahat ng pagod na ginagawa natin para sa Diyos, mayroon niyang kaakibat na pagpapala. Tandaan, walang masasayang na pagpapala at gantin palang galing sa Diyos kung ano, kung susundin at sinusunod natin ang mga utos ng Diyos. Tama po ba? Pastor, ayoko masayang mga pagpapalang para sa akin. Kapatid, ang susi lang, sumunod ka sa mga utos ng Diyos. Hamon, bago tayo manalangin. Sumunod tayo sa Diyos. Yan ang hamon. Yan lang naman ang talagang kailangan nating hamonin sa bawat isa sa atin. Hamon ho sa ating lahat, sumunod tayo sa Diyos, sumunod tayo ng todo, at sumunod tayo hanggang dulo. Dito na ho dapat tayo. Kung nagsimula ka sumunod sa Diyos, dito ka na dapat magtatapos sa pagsunod sa Diyos. Amen po ba? Para hindi natin masayang ang mga pagpapalang para dapat sa atin. Mga kapatid, ito ang mensahe ng Diyos na nagpapaalala sa atin na walang sayang na pagsunod sa Diyos kung ito todo hanggang dulo ang pagsunod natin sa Panginoon. Pwede po bang palapakan natin ang Panginoon? Minsan pa. Puri ng Diyos ang kanyang mensahe at tayo po ay minsan pang umawit.